ang mga bahay natin ay hindi dapat nakakapinsala sa kalikasan. Sa video na to, ipre-present ko sa inyo ang BluHomes Gakakan. Ako si Paolo ng BluHomes. Kami ay isang real estate developer na gumagawa ng mga eco-friendly homes na tinatawag namin na BluHomes. Magkakaroon pa ng maraming BluHomes at lahat sila ay eco-friendly. At ang i-represent ko sa inyo ngayon ay ang BluHomes Gakakan dito sa Amparo, North Caloocan. Meron tayong tatlong agenda today. Una, i-share ko sa inyo kung bakit eco-friendly si BluHomes Gakakan. Pangalawa, i-share ko sa inyo yung detalye ng mga bahay dito. At pangatlo, i-share ko sa inyo ang aming inspirasyon kung bakit eco-friendly yung mga ginagawa naming bahay. At pagkatapos ng presentation na to, sana tayo ay ma-inspire kung ano ang posible sa future housing dito sa Pilipinas. Eco-friendly ang mga bahay dito sa BluHomes Gakakan dahil gumamit kami ng tatlong kategorya sa pag-design at paggawa ng mga bahay. Una, ang mga bahay dito sa BluHomes Gakakan ay dinesign na presko na agad sa loob dahil gumamit kami ng technique na tinatawag na passive cooling. Pangalawa, ang mga bahay sa BluHomes Gakakan ay matipid sa kuryente or energy efficient. Pangatlo, ang mga bahay dito sa BluHomes Gakakan ay matipid sa tubig or water efficient. Ang bawat bahay dito sa BluHomes Gakakan ay merong solar panels na may total capacity na 540 watt peak. Ang mga solar panels na ito, kapag tumama dito yung sikat ng araw, kinoconvert niya yung energy na yon into electric energy para magamit na electricity sa loob ng bahay. Clean energy po ito. Yung roof overhang sa BluHomes Gakakan, yung pasobra sa bubong o yung media agua, ay 1 meter deep, halos doble ng karaniwan. Ito ay nagsisilbing parang sombrero na para hindi masyadong tamaan ng direct sunlight yung mga walls, yung mga exterior walls dito sa BluHomes Gakakan para hindi pumasok yung init sa loob ng bahay. Maganda ang kulay ng BluHomes Gakakan at presko siya sa mata. Pero meron din itong purpose. Gumamit kami ng very light colors, mostly puti, para pag tumama dito yung sikat ng araw sa exterior walls ng bahay, ay binabounce back lang niya or nire-reflect lang niya yung mga init para hindi pumasok yung init papasok ng bahay. At ganito rin yung mga bubong dito sa BluHomes Gakakan. Kulay puti ito para pag tumama dito yung sikat ng araw, nagbabounce back lang siya at hindi masyadong pumasok yung init sa loob ng bahay. Sa ilalim naman ng bubong ng BluHomes Gakakan, magkakabit kami ng 2-inch thick glass wool insulation. Ganito kakapal, 2 inches. Insulation yon para pag tumama yung sikat ng araw sa bubong, hindi siya masyadong kakatas papasok ng bahay para mas malamig yung bahay. Marami tayong makikitang green, mga puno at mga halaman dito sa loob ng BluHomes Gakakan. Sa harapan mismo ng bahay, nakadikit sa dingding, maglalagay kami ng vertical garden gamit ang mga hanging planters na may sariling irrigation system. Bawat bahay dito sa BluHomes Gakakan, sa harapan, magtatanim kami ng isang native tree kada bahay. Ang tawag dito ay Gakakan tree. Ang Gakakan tree ay isang native tree na indigenous dito sa Pilipinas. Maliit lang siya, up to 3 meters tall. Maliit lang din yung ugat niya, pero ang maganda dito, malalaki yung mga leaves niya. Dahil sinusuportahan namin ang native forestry dito sa Pilipinas. Yung front yard naman sa bawat bahay dito sa BluHomes Gakakan, tataniman namin ng punong-punong frog grass dito sa front yard para ma-encourage at ma-inspire yung mga future homeowners na taniman yung front yard nila at hindi nila sementohan para mas maganda sa kalikasan. Ganon din yung mga sidewalk namin dito. Yung sidewalk sa BluHomes Gakakan, hindi siya purong kongkreto na solid na kongkreto. Hindi. Gumamit kami ng mga perforated paver blocks. Ito po ay kongkreto na may mga butas-butas sa gitna para mataniman namin ng mga frog grass sa loob. Yung mga puno at mga halaman dito sa BluHomes Gakakan ay hindi lamang napakagandang accent para sa mga bahay. Nagko-contribute din ito sa paglinis ng ating hangin at sa pag-reduce ng global warming. Nagbibigay din ito sa atin ng oxygen para tayo ay makahinga at pinapalamig nito ang kapaligiran sa loob ng subdivision. Yung mga bintana dito sa BluHomes Gakakan ay kakaiba. Hindi siya yung karaniwang bintana na sliding window na kalahati lang yung nabubuksan. Gumamit kami ng casement windows o mga bintana na 100% bukas na bukas, fully openable siya, para ma-maximize yung natural ventilation o yung pasok ng hangin sa loob ng bahay.
Ngayon, para ma-encourage yung mga homeowners natin na buksan yung kanilang bintana, maglalagay kami ng insect screen para hindi sila mag-worry sa mga lamok. Nang sa gayon ay ma-promote natin ang natural ventilation sa loob ng BluHomes. Sa loob ng bahay ng BluHomes Gakakan, matataas yung mga ceiling, 2.5 meters. At base sa ceiling height na ito at base rin sa sukat ng bawat kwarto, kinumpute namin kung gaano dapat kalaki yung bintana ng bawat kwarto para ma-maximize yung natural ventilation. Gumamit kami ng passive cooling technique na tinatawag na stack ventilation. Ang konsepto nito ay yung natutunan natin nung high school tayo na hot air rises, cold air settles down. Tumataas po yung maiinit na hangin. Kaya pansin mo, sa second floor ng bahay mo, mas mainit kumpara sa ground floor ng bahay mo. So dahil sa ganitong konsepto na yung hot air ay umaakyat, sa BluHomes Gakakan, mag-i-install kami ng openable window sa pinakataas ng stairs para yung mga init na umaakyat ay sumingaw palabas. Yung pinakamainit na part ng bahay natin ay yung attic. Ito yung space sa ilalim ng bubong. Yung ceiling sa bubong ng BluHomes ay may mga butas-butas o mga vents para yung init sa loob ng attic ay hindi pumasok sa loob ng bahay kundi lumabas siya palabas. Yung mga toilets dito sa BluHomes Gakakan ay matipid sa tubig. Dual flush at water saver ito. Ito yung mga toilets na may dalawang pindutan. Pag pinindot mo yung malaki, 6 liters per flush lang yung nakokonsumo niya na tubig. Pag pinindot mo yung maliit, 3 liters lang yung nakokonsumo niyang tubig sa isang flush. Di tulad ng ordinaryong water closet o ng toilet na pag finlush mo, 10 liters agad yung uubusin niya. Ganito rin yung mga faucets sa BluHomes. Matitipid din ito sa tubig. Gumamit kami ng mga faucets na may low flow rate na 6 liters per minute. Ibig sabihin, pag buksan mo yung faucet na ito ng isang minuto, ang uubusin lang yung tubig ay 6 na litro lang. Hindi tulad sa ordinaryong faucet na pag binuksan mo ng isang minuto, 10 o 12 litro kada minuto. Ang BluHomes Gakakan na isang certified green building development na sinertify ni EDGE o ng Excellence in Design for Greater Efficiencies na produkto ni World Bank at nirepresenta ng Philippine Green Building Initiative. Certified, ibig sabihin, pinasa namin yung strictong standards at requirements ng EDGE para makakuha kami ng certification na green building ang BluHomes. Base sa calculation with EDGE, si homeowner ay makakatipid ng 44% ng kanyang kuryente. Dahil dito, yung carbon dioxide emission ng kanyang bahay ay mababawasan ng 0.89 tons of carbon dioxide per year. Itong carbon dioxide reduction na ito ay katumbas ng pagtatanim ng 15 na puno kada taon. Ganun siya ka-eco-friendly. Base rin sa calculation with EDGE, si homeowner ay makakatipid ng 38% ng kanyang water consumption. Makakatipid ito ng 117 cubic meters of clean water kada taon, kada bahay. Ang mga benepisyo na ito para sa ating mga homeowners ay unang-una, komportable sila sa loob ng kanilang bahay dahil presko na agad sa loob. At dahil presko na sa loob, mababawasan yung konsumo nila ng kuryente dahil sa aircon at sa electric fan. At dahil yung mga bahay nila ay energy efficient at water efficient, makakatipid sila sa pera. At ang pinaka-importante sa lahat, mas eco-friendly ngayon yung bahay nila. Let me introduce to you BluHomes Gakakan sa Amparo, North Caloocan. Ang BluHomes Gakakan na isang exclusive subdivision o enclave na fully fenced and fully gated. Meron itong 12 homes at merong right-of-way sa gitna na 6 meters wide. Ang bawat single attached unit dito sa BluHomes Gakakan ay may 3 bedrooms, 2 toilets, 1 car garage, 79 square meters floor area at 74.25 square meters lot area. Ito yung ground floor layout. Andyan yung living room, dining room, kitchen, andyan din yung isang toilet and bath. At meron din ditong service area na kung saan pwede mo yung gawing sampayan or labahan or dirty kitchen. Meron ditong one car garage at meron ka ring side yard at front yard para sa iyong garden. Ito naman yung second floor layout. Andyan yung tatlong malalaking bedroom, meron dyang isang toilet at may hallway at meron dyang stairs na may high ceiling at may malaking bintana para sa natural light.
Ang finish ng BluHomes Gakakan ay fully finished. Ibig sabihin, may floor tiles na, may ceiling na, may partitions na sa second floor at final painted na rin. Included na rin dito yung kitchen cabinets and counters. Hindi kasama yung mga wardrobe cabinets sa mga bedrooms. Ang BluHomes Gakakan ay located in Lot 15, Block 65, Malanting Street, Amparo Village, Barangay 179, North Caloocan City, Metro Manila. Ito yung vicinity map. Ang BluHomes Gakakan po ay located sa Malanting Street. Ito po yung main road sa Amparo Village. Magmula po sa subdivision, sasakay ka lang ng jeep ng 15 minutes ay nasa SM Fairview ka na. Sasakay ka lang ng tricycle ng 5 minutes ay nasa Quirino Highway ka na, na kung saan tinatayo yung future MRT7. Kung natayo yung future MRT7 na yon, dalawang sakay ka na lang ay nasa Makati ka na. Ang mga malalapit na malls dito sa BluHomes Gakakan ay yung SM Fairview, Ayala Fairview Terraces, SM San Jose Del Monte at yung Robinsons Novaliches. Yung mga malalapit naman ng mga schools dito ay yung Fatima University, yung Colegio de San Agustin, National University at yung ginagawang Arellano University. Malapit din dito sa BluHomes Gakakan yung Ayala Altaraza na ginagawa ng Ayala ng Central Business District dito sa San Jose Del Monte, Bulacan na 15 minutes away lang. Malapit din dito yung Telstra at yung Teleperformance dito sa SM Fairview. May mga malalapit din na simbahan dito tulad ng Holy Cross Parish, may Seventh-day Adventist at meron ding Iglesia ni Cristo. Malapit lang din yung Grotto at malapit lang din yung San Agustin Church. Sa transport naman, isang tricycle lang yung Quirino Highway. Isang tricycle lang na kung saan tinatayo yung MRT7. Pag naitayo yon, dalawang sakay ka na lang, nasa Makati ka na. Malapit din dito yung bus terminal sa SM Fairview. Para sa latest price list at sample computation, punta lang kayo sa website na ito. Sa babang baba ng page, meron doong downloads at i-download nyo yung mga links para makuha nyo yung mga documents na yon. Kami si BluHomes. Naniniwala kami na meron tamang paggawa ng bahay na hindi ka lang gawa lang ng gawa ng bahay tapos profit, profit, profit. Hindi ganun ang paniniwala ni BluHomes. Naniniwala kami na meron tamang paggawa ng bahay na both comfortable to people at the same time maganda pa rin sa kalikasan. Naniniwala kami na lahat tayo, pati ikaw, ay may obligasyon na protektahan ng ating planeta para sa ating mga anak at sa mga susunod pa na henerasyon. Ang mga bahay natin ay hindi dapat nakakapinsala sa kalikasan. Kung meron kayong tanong o kahit suggestions, please comment below para ma-discuss natin. To show your love and support para sa mga eco-friendly homes tulad ng BluHomes, please subscribe to our channel. Salamat at ingat po kayo!